Hello mga boss and good day! Welcome uli sa ating channel. Ito na naman si Kuya para magbahagi ng panibago na namang kaalaman. Ang pag-aaralan po natin sa videong ito ay ang tungkol dito sa rebars and color coding o yung kulay po ng mga bakal sa dulo. Ito pong mga kulay ng mga bakal sa dulo, may mga pula, may dilaw, green, puti at kung ano-ano pa. Napaka-importante po ng kulay na yan. Dyan po natin makikita kung alin po yung pwedeng ma-welding at hindi sa mga bakal. Hindi po tayo basta-basta mag-welding sa mga bakal dahil pag-welding po natin yan, meron pong mga bakal o kabilya na nagiging malutong at napuputol. Madali pong maputol. Kaya sana po panoorin nyo itong video natin ito. Matututunan nyo po yung iba't ibang uri o ang kahalagahan ng mga kulay ng bakal sa dulo. Sana po panoorin nyo magmula sa umpisa hanggang sa dulo. Matututunan nyo po yung mga kulay na yan. Step by step po nating pag-aaralan sa videong ito. At para maiwasan nyo na rin boss no, na makabili ng walang kulay no. Kasi pagka walang kulay sa dulo yung nabili nyong bakal, eh maaaring peki po yan or substandard no, yung bakal na nabili nyo no. Kaya kasi po marami pong nakakalusot na substandard na bakal galing sa bansang puro mahihina pong klase no, na mura yung mga produkto nila no. Kaya para maiwasan po yung makabili ng substandard no na delikado pag ginamit sa bahay, panoorin niyo po itong videong ito. Umpisahan natin yung topic natin mga boss no sa PNS no or yung Philippine National Standard no. Bali sa Amerika kasi mga boss no, meron tayong tinatawag na ASTM o yung American Society for Testing and Materials. Bali dito sa PNS no, according to PNS, meron tayong dalawang classification ng mga bakal or ng kabilya natin no. Yung regular na mga bakal no, regular na rebars, merong grade na 230R, 275R, 415R, 520R at saka 550R no. Yung namang regular rebars natin na basically mga boss no, non-weldable yan. Hindi pwedeng weldingin yan no. Kasi mataas po yung carbon content niyan. So pag mataas po kasi yung carbon content ng bakal, eh nagiging malutong po yan. Kaya hindi po weldable. Bali yan po yung regular rebars natin no. Punta naman po tayo sa pangalawang classification ng mga kabilya natin no. Yung pangalawa naman mga boss no, yung weldable rebars. So yung pwedeng weldinging bakal o kabilya no. Yan po yung mga grade na 275W, 415W tsaka 550W. Yung weldable rebars kasi mga boss no, yung pwedeng ma-welding, eh mababa po yung carbon content niyan no. Ayan po yung two classification ng rebars. Punta na po tayo sa color coding ng mga dulo ng mga kabilya. Importante po yung mga kulay na yan, pag-uusapan na po natin. Kaya lang mga boss no, bali sana po pakipindot nyo lang yung like no sa mga hindi pa po nagsasubscribe, pakipindot yung subscribe no at saka yung notification bell. Salamat po sa 20k subscribe. Maraming salamat po sa mga nag-subscribe at magsa-subscribe pa. Thank you very much and God bless po. Bali ang pag-uusapan po natin ang unang kulay no ng dulo ng bakal ay yung kulay puti. Yung pong kulay puti na dulo ng bakal na yan, yan po yung PNS grade 230. Pag sinabi pong 230, 230 MPa po yan, o yung sa may katumbas po sa ASTM yan, na grade 33. Ayan po, no? KSI po yan, no? Yung ibig sabihin yan, yung yield strength niya, no? 33 KSI, and then ito naman yung yield strength niya, no?
bali 2:30, no? Bali ayan po yung kulay puti. Bali ito pong kulay puti na yan, yan po pala yung pinakamurang bakal na mabibili natin sa mga hardware, no? Ginagamit po yan sa mga low-rise building. O yung sa mga bahay po, no? Yan po yung nabibili natin. Na pag hindi po kayo tumingin, no, sa mga kulay ng dulo ng bakal, no? Bali malamang na malamang yan po yung ibibigay sa inyo, yung murang bakal na yan. Grade 230 po pala yan, mga boss. Bali, no, pagparehas puti yung dulo ng bakal natin, bali hindi po pwedeng weldingin yan, no? Hindi po weldable yan. Ayan po, no? Ang susunod po, pupunta tayo sa susunod na dulo ng bakal. Kaya lang, mga boss, no, pag nakita natin na yung nabili nating dulo ng bakal natin, kulay puti, no, yung isang dulo, and then yung kabilang dulo, mga boss, kulay pula, no? Bali, pwede pong gamitin sa weldingin yon, no? Pwede pong weldingin yung bakal na yan pag may pula po sa kabilang dulo, no? Bali, ayon po. So, ibig sabihin ng pula, safe po siyang weldingin. Punta po tayo sa susunod na uri ng bakal. Uri ng bakal na may kulay sa dulo, no? Kulay dilaw naman po ang pag-uusapan natin. Bali, itong kulay dilaw, mga boss, no, yung dulo ng bakal, bali PNS grade 275 yan, no? Sa ASTM, bali grade 40 yan, mga boss. Bali yung isang dulo ng bakal natin, mga boss, dilaw yan, sa kabila dilaw din, no? Kung parehas dilaw yung dulo niya, mga boss, bali hindi pwedeng weldingin yan, no? Ayan, sinasabi niya, non-weldable daw. Deformed bar, same color on both ends. So, parehas yung kulay na dilaw sa kabilang dulo. Hindi po pwedeng gamitin weldingin yan, no? Ginagamit, boss, yung mga dilaw na yan, no, sa low-rise building. Pati sa medium-rise building, mga boss, no? Bali, ginagamit din yan. Ayan yung medyo mahal nga yan, boss, kesa sa puti. Ayan, mga boss, kasi mas matibay yan, mga boss, no? O, punta po tayo sa susunod na topic. Pero, mga boss, no, kung yung kabilang dulo dilaw, and then yung kabilang dulo, mga boss, no, bali pula, no? So, ibig sabihin, mga boss, safe weldingin yan, boss, no? Bali, ayan po yung ibig sabihin na yung kabilang dulo, magkaiba yung kulay, yung isa dilaw, and then yung isa naman pula. Bali, pwede pong ma-welding yan. Punta po tayo sa susunod na topic. Ang susunod na pag-uusapan natin, mga boss, no, itong grade 415, no? At na ang kulay ng dulo ng bakal e green. Sa ASTM grade, mga boss, 60, no? Bali, green po yan. Ito pong green na dulo ng bakal na ito, no? Bali, ginagamit po yan sa medium-rise building. So, hanggang sa high-rise building, ito yung ginagamit, mga boss, no? Bali, hindi readily available sa mga hardware ito. Bali, o-orderin muna, no? Bali, saka i-deliver. So, hindi basta-basta mabibili sa mga hardware kaagad ito, mga boss, no? Bali, pre-order muna. So, ayan yung dulo ng bakal na green, mga boss. Matibay ito sa mga high-rise building ginagamit. 415 sa PNS, 60 naman sa ASTM. Bali, kung nakita natin, no, sa kabilang dulo, mga boss, sa green, and then sa kabila naman na bali red, no? Bali, pwedeng weldingin 'yan, mga boss, no? Pero kung nakita natin na green dito sa kabilang dulo, green din sa kabila, hindi pwedeng weldingin 'yan, mga boss, no? Bali, dito sa nakikita natin ito, green yung kabilang dulo, yung kabila red. So, ibig sabihin, pwedeng ma-welding yan, mga boss. Okay, ayun yung mga kulay ng mga bakal sa dulo, no? Bali, ayun na napag-usapan natin. Bali, kung meron pang ibang mga kulay, mga boss, no, i-search nyo na lang, no, online, no? Makikita yung mga yon. Bali, sana po, no, kung nagustuhan nyo itong video ko, pakipindot lang po yung like, subscribe, tsaka notification bell sa baba.
Thank you very much and God bless po sa inyong lahat.